minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man mabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandiyan. Hindi kanya pababayaan. Jesus, salamat.
Diyos sa laman, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ng buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Thank you.
Sampai
mga minamahal na ito. Katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, paki-click muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala, sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Mga kapatid, welcome sa ating Episode 9 sa Punto por Punto, kung saan ating tatalakayin ang personal na komento sa ating mahal na kapatid, Brother Eli Soriano. Hindi natin marapat isipin kung may isip ka talaga, Padre. Ano? Padre pa naman, Reverend Father patawag sa'yo. Hindi ka ba naman, palibasa itong Reverend Father na naninira sa atin eh, Lasengo eh. Kapatid, ninyo pong napakinggan ang pahayag ni Brother Eli Soriano. Sabi niya, naninira daw ako sa kanya. No? Ang totoo po, hindi po tayo naninira sa kanya. Sinasagot lang natin ang kaniyang paninira sa atin. Sabi niya, lasinggiro daw ako. Ating pakinggan niya. Hindi natin marapat isipin kung may isip ka talaga, Padre. Ano? Padre pa naman, Reverend Father patawag sa'yo. Hindi ka ba naman, palibasa itong Reverend Father na naninira sa atin eh, Lasengo eh. Kapatid, naalala ko uli ang prinsipyo ni Brother Eli at sabi niya na hindi daw siya mamersonal. Atin munang pakinggan bago natin sasagutin punto por punto ang kanyang pahayag. Opo, ang aral lang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. So mga kapatid, atin na pong napakinggan ang kanyang prinsipyo na hindi daw siya mamersonal. Pero sa ating na panood at napakinggan, namersonal siya sa atin na tayo daw ay lasinggo. Hindi natin marapat isipin kung may isip ka talaga, Padre. Ano? Padre pa naman, Reverend Father patawag sa'yo. Hindi ka ba naman, palibasa itong Reverend Father na naninira sa atin eh, Lasengo eh. Ang mga komento ni Brother Eli Soriano sa atin ay magkahawig sila sa kaaway ni Kristo na mag-isip. Atin pong babasahin ang Luke chapter 7 verse 34. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit, sinasabi naman ninyo, tingnan nyo ang taong yan, matakaw sa pamamagitan ng mga gawa nito. So klarong-klaro na tayo ay ina-accuse katulad ni Kristo na lasinggo, lasinggero, no? At ang nag-accuse ni Kristo katulad natin ay ang mga kaaway ni Kristo. At si Kristo sa talatang iyon ay pinatunayan na umiinom talaga siya, no, ng bino o alak. Mga kapatid, atin pong nabatid ang salaysay ni San Mateo at San Lucas na si Kristo pala ay uminom. At anong nangyari sa mga kaaway ni Kristo? Sabi nila, Kristo po ay lasinggo. No? Si Kristo po ay matakaw at lasinggero. No?
Yun po ang ginagawa ng mga kaanib at sa puno ng ang dating daan sa atin. Uminom lang tayo ng kaunti at ano natin lang interpretasyon. Yang paring iyan ay lasenggo, no? At laging umiinom. Hindi naman sila nakakita sa akin na nalasenggo. At si San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo chapter 5 verse 23 ay nag-encourage sa kanya na dapat uminom ng alak. Ating mabasahin ba na dyan do? Ito ang nakasulat, mga kaibigan. Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So mga kaibigan, atin pong napakinggan ang pahayag ni San Pablo. Klarong-klaro po yun na ini-encourage niya si Timoteo na uminom din ng kaunting alak. At yun po ang ating ginawa. Uminom lang ng kaunting alak. At si Kristo din, uminom ng kaunting alak. At ano ang nasa isip sa mga kaaway ni Kristo. Sinasabihan siya na lasinggo, lasinggero, no? Laging nalalasing, no? So ating makikita na ang accusation nila ay yun din ang accusation ni Kristo sa kanyang panahon. At sa totoo yan, hindi naman si Brother Eli at kanyang mga kasamahan nakakita sa akin ng personal na naging nalasing ako, no? Sa pag-iinom ko ng bino, no? Kung katunayan niya, yung mga picture na pinakita nila, isang beer lang, no? Ang hawak natin, no? Hindi isang case. So, kung isang beer, maliit lang yan, no? Maliit na beer, no? So, yung isang beer, isang patunay na ba yan? Nalasing giro ako. Kung isang case o dalawang case, no? Masasabi nila na nasa katotohanan ang kanilang sinasabi. At hindi naman personal na kilala ako ni Brother Eli Soriano. At sa kanyang mga komento, parang sweetong-sweeto na siya sa akin, no? Na hindi pa man siya humaharap sa akin. Hanggang ngayon. At makita natin, Brother Jando, ng atin palang mga kapatid na dating daan ay hindi talaga iinom ng alak. Pero silang inumin, Brother Jando. Atin po pakinggan si Brother Eli Soriano, ano po ba ang kanilang inumin, no? Ating pakinggan, Brother Jando. Baka yung kakong sakit mo eh ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. So tingnan nyo, mga kaibigan, ano pala ang kanilang iinumin? Yung your own juice. Drink your own juice, sabi ni Soriano. Inumin mo ang iyong ihi. Tinatawag yung urine therapy. Sino po ba ang hayop, no, na iinom sa kanyang sariling ihi, no? Tingnan ang bidyong ito. So, ang pinapano pala ni Brother Eli Soriano na gawa ay ang gawain ng unggoy. Hindi pala si Kristo ang kanilang pinapalo. Yung unggoy na uminom sa kanilang sariling yan. Just imagine, mga kaibigan. Ito po sa ating mga mahal na mga kaanib sa ang dating daan. Saan po ba mababasa na nagsugo o nagutos ang Diyos na iinom tayo sa ating ihi? Baka yung kakong sakit mo eh ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo.
kapatid, sa pangalawang punto sa ating episode ngayon, sabi ni Brother Eli Soriano na sumasamba daw ako sa Diyos Diyosan. Ating pakinggan ang kanyang pahayag. Hindi mo mahal ang Diyos dahil sumasamba ka sa Diyos Diyosan na ibinawal ng Diyos na sambahin. Sabi din niya na sumasamba daw ako sa Diyosan. Ating pakinggan. Para yan ngayon eh, pasanin mo, lagyan mong bulaklak, lumuhod ka dyan, manalangin ka dyan. Linaw po sa pahayag ko na kanilang pinuputol. Ang ating punto ay ganito, hindi tayo sumasamba sa Diyos Diyosan. Pero ang Diyos ay ginawa niya ang bato na maging simbolo sa kanya. Atin pong babasahin, nasa Biblia yan. Brother Jando, ating babasahin ang Deuteronomy chapter 32 verse 4. Ito po ang nakasulat, mga kaibigan. Siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Matuwid at banal siya. So, klaro. Siya ay bato. So, klarong-klaro na hindi ko dinagdagan ang Biblia. Kapag sabi ko na ang Diyos ay bato, nasa Biblia. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Si Kristo pala ay bato. Yan po ang bato na ating sinasamba. So inyong napakinggan, mga kaibigan, sa talata na ating binabasa, siya ang bato. So sa talatang ito ay ginawa ng Diyos na simbolo sa kanya ang bato. Meron ba tayong mababasa? Meron po. Bago lang nating binabasa sa ating kapatid Brother Jando. At pangalawang teksto na ating patunay na ang Diyos ang bato. Ating mabasahin, Brother Jando, ang Salmo 18:2. Ito po ang sinasabi sa Awit 18:2. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa kanyang manganganlong ako, isang aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muong. So klaro, pangalawang beses inuulit ni Salmista David na ang Diyos ang malaking bato. Ang Diyos ang aking malaking bato. So, mayroon mong sa natin sa Biblia. At mismo si San Pablo sa Bagong Tipan ay nag-attest sa atin pong pahayag. At